Tyson Fury. Okay, punta na po tayo rito sa ating unang episode ng ating bardagulan sa boxing. Ang dami po kasing comment eh. Ang gaganda po ng comment ninyo, kaya po naisipan ko, katulad po nito. Ito po ay mga komento dito po sa yung... Ito pong mga nag-comment na to, lahat ang hindi nanonood ng aking... Alam niyo yung pamagat lang tapos nag-comment na. Kasi ang pamagat nito, yung Bad Aratlis, iniwan na ba ang Team Casimiro? Nilaglag ba ni Badong si Cuadro Alas? Tignan niyo mga reaction ha. Si Heisenberg, hugas kamay ka na, tanda. Alam mo Heisenberg, 53 years old ako and proud ako na 53 years old. Ngayon, kung ikaw hindi ka aabot ng 53, hindi ko na problema yun. Di ba? Lahat tayo patanda eh. No? At never na naging disadvantage ko yung pag-edad. Na pagtanda. Eh, ayaw mo pala na matanda. Bakit ka nanonood sa akin? Doon ka sa mga bata. Ang dami yung bata, di ba? Ang dami pong bata. Eh. Doon ka sa mga bata. Baka hindi lang bata rin ang gusto mo. Baka batang pogi pa ang gusto mo. Marami pong batang poging vlogger. Doon ka po sa kanila. Eh, sasabihan mo pa ako na matanda. Eh, alam mo na nga. Di ba? Okay. Punta na tayo rito. Doon pa rin po sa mga komento pa rin po na yun. May maganda mga komento rito eh. Kaya dapat nating mag-react eh. Ito. Sabi po ni Wedding. Kita mo, sumisikat kayo ha. Maganda po yan. Pasisikatin natin kayo. Sabi ni Wedding, ang self-proclaimed na sports analyst advisor. Self-proclaimed sports analyst. Alam mo, Wedding, sa totoo lang, hindi ko po kayo na kailangan na magproklama na ako ay sports analyst. Alam ko po ang aking kalagayan. Ako po ay boxing vlogger and proud po ako. Bakit po? May nanonood sa akin eh. Di ba? May nanonood sa akin. Isa ka na, Wedding. Di ba? Pinanonood mo ko. Maghanap kayo ng video ko na nagsabi ako na ako ay sports analyst. Ah, wala po kayong maano. Kasi alam ko po yung kalagayan ko sa buhay. Hindi ko po sinasamba yung mga sports analyst. Iyan po ang katotohanan. Masyado ka naman. So, palasamba ka pala sa sports analyst eh. Ah, hindi po dahil... ako po ay sinasabi ko po sa inyo na ako po ay boxing vlogger at proud po ako dun. Okay? Kaya hindi ko po kinakailangan na iproklama pa na ako ay sports analyst. Bakit? Eh mas magaling pa ako rin sa mga sports analyst eh. O durog ka ngayon. Bakit ko naman ikiklaim na sports analyst ako, hindi naman ako sports analyst. Boxing vlogger ako. At proud ako na boxing vlogger ako. May problema ba ron? Wala. Okay. Self-proclaimed advisor. Advisor nino, ni Cuadro Alas na naman. Alam nyo, may nagpauso lang po na ako ay advisor ni Cuadro Alas. Sa totoo lang po, hindi, siguro wala kayong ka-idea sa boxing, no? Pag sinabing advisor sa boxing, kumikita ka dyan sa mga boxer. Hindi po ako kumikita kay Cuadro Alas. Ha? Ako po ay boxing vlogger. Naging magkaibigan kami ni Cuadro Alas. Ang dami po nagsasabi na sila ang advisor ni Cuadro Alas. Hindi nyo pinaniniwalaan. Di ba? Ano po sila? Nagsasabi sila. Ako nag-advise kay Cuadro Alas. Yung, sige, Bad Aratlis, hindi ko sinasabi na ako ay advisor ni Cuadro Alas. Pinipilit nyo na ako advisor ni Cuadro Alas. Ano ba talaga? Yung nagsasabi na sila advisor ni Cuadro Alas, ayaw nyong paniwalaan. Yung hindi nagsasabi na advisor ni Cuadro Alas, yun ang gustong gusto nyo sabihin na ako advisor ni Cuadro Alas. May tuntungan po yan eh.
magkakarugtong na kwento yan. Kasi naniniwala sila rin sa mga batibot eh. Di ba? Yung nagkasamaan, nagkaaway-away sila, kinakailangan nila, lagi silang may pinagbibintangan eh. Para masabi na hindi sila yung dahilan ng pakikipag-away kay Quadralas. May nanggagatong, di ba? Kaya nga ako badunggatong yung tawag nila sa akin eh. O nag-a-advise daw ako, di ba? Nang kaya nga ako badunggatong. Ay, pag mga ganyan lang, Jeff Alvarez, wala na. Ganda-ganda ng inano ko sa'yo kanina, pinatulang kita, tapos mga ganyan lang, high blood ang puto. Eh, ano ngayon? Tama, high blood ako. O, may maintenance nga ako eh. Kasi, Alvarez, Jeff Alvarez, kumikita kasi ako sa'yo. Hindi ba ang saya? Kanina ka pa comment ng comment, di ba? O, yun. Kumikita ako sa'yo, Jeff Alvarez eh. Yung high maintenance ko sa high blood, yan yung panunood mo. Nakabili ko na right med. 2 piso isa. Kung taas-taasan mo naman para masama ka sa susunod, no, Jeff? Eh, buti pa sila wedding nga, nasasama, no? O, taasan mo yung ano mo, wag lang yung mga high blood, alam na ng tao yan. Matanda na ako, 53 years old. Ako ay high blood, may maintenance ako, right med. Kaya mura lang, naniniwala ko kay Susan Roses. Teka muna. Dead na ba si Susan Roses? Eh, hindi rin yata na iligtas si Susan Roses ng right mid. Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Nakakatuwa, di ba? Oh, maganda tong ginagawa natin ngayon. Sinasagot natin yung mga nega-nega. Kaysa naman na ako lang ang mag-nega, eh, idamay ko na kayo. Okay. Asa pa ba? Ito, malupit to. Fan ka lang? Sabi ni Sendong Sungkit. Pangalan pa lang, puta, mukhang mandurugas na, Sendong Sungkit. Yung may mga ganyang pangalan, ano yan, eh, di ba? Sungkit Boys, okay. Ay, yung kay Sendong Sungkit. Fan ka lang? Dati nga, nakikipag-away ka pa para kay Quadralas. Dami mo inaway na vloggers. Pati sinunito, inaway mo. Sa'yo na nga nang galing na maitatapik kay Casimiro, ibig sabihin wala na karera si Casimiro. Dati puro sugar coat ka sa kanya, sabi mo madaming kukuha sa kanya, 3 Dragon. Hugas kamay ka na. Wala po akong hugas kamay. Inaamin ko po yan, nakipag-away ako sa mga donaire. Di ba? O kasi laban yun eh, pero hindi po personalan, hindi po yung katulad ngayon. Kaya ako nakikipag-away kay Donaire. May laban sila na Quadralas eh. Ang tawag yan, promotion. Pinopromote mo yung laban. Di ba dalandala kayo? Galit na galit. Dalandala din yung mga Donaire eh. Nagalit din sa akin pati yung tatay ni Rachel eh. Hinahamon nga ako ng suntukan eh. O eh, iba ako mang galit eh. Di ba? Pero, ano lang po yun, di ba? Promotion lang. Dapat nauunawaan niya yan eh. Parang si Floyd Mayweather. Di ba? O, nagpo-promote tayo ng Philippine boxing eh. Sa ayaw nyo sa gusto, pinopromote natin yun. Pagkatapos naman nun, wala na. Ngayon ba, naririnig nyo ba na binabanatan ko pa yung mga donaire? Ganun lang po yun. Di ba? Walang personalan. Business lang. Yan. Okay. Ano pa yung sinabi niya? Ni Sendong Sungkit. Ah, kukuha sa kanya 3 Dragon. Opo, totoo po yun. Pinag-agawan naman sila eh. Parang si Usyk siya. Wala ang promoter, pero merong manager, si Klimas. Yung manager din ni Usyk. Mukhang nakita ng manager ni Usyk. Maganda tong ginagawa niya kay Usyk. Pwede siya, open siya sa lahat ng promoter. Di ba? May masama po ba ron? Walang masama doon. Okay, punta po tayo rito sa iba. Ito yung sa latest ko. Yan. Ito, sabi ni Noli Marpuri. Hindi ko alam kung mga tunay na pangalan itong mga ito eh.
Ikaw nagpayo na umalis sa promoter, kaya nagkaloko-loko ang karir. Hirap makatulog niyan kung isa ka sa dahilan ng pagbagsak. Ang dami, isang sentence, ang daming akusasyon sa akin ni Noli. Noli! Sagutin natin si Noli. Okay ba? Maganda ba itong ginagawa natin? Ako natutuwa eh. Sana kayo din. Natutuwa din kayo. Okay. Sagutin po natin si Noli ah. Sabi niya, ako raw nagpayo kay Cuadro Alas na umalis sa promoter. Alam niyo, natutuwa ako sa inyo eh, no? Hindi po ako magagalit eh. Kung ako tagapayo ni Cuadro Alas, talagang ang laki sana siguro ng kinikita ko. Advisor ako, di ba? Meron akong cut dyan. Ako ba magtatrabaho ng walang cut? Hindi po. Eh, ang problema, hindi po totoo eh. Ang dami nagkiklaim na sila advisor ni Cuadro Alas, ayaw niyong paniwalaan. Ako nga, hindi ko naman... Ako raw nagpayo na umalis sa promoter, kaya nagkaloko-loko ang karir. Okay. Una, hindi totoo. Hindi ako advisor ni Cuadro Alas. Magkaibigan kami dahil vlogger ako, boxer siya, parehong maangas yung ano namin, maangas siya sa ring, maangas ako sa pagbablog. Nagkasundo yung aming ano, yung aming parehong pananaw sa buhay, di ba? Okay. Kaya okay kami. Pero maliban dun, hindi po ako naging advisor ni Cuadro Alas. Sa maniwala kahit sa hindi. Eh, wala tayong magagawa kung gusto nyong paniwalaan eh. Diba, ang saya ko dapat kung totoo akong advisor, kilalang-kilala si Cuadro Alas, so tapos ako advisor, eh di dapat panay pa-interview ko. Diba? Dapat lahat ng ano, kung totoo ako, ako advisor ni Cuadro Alas, lahat ng mga media na yan, i-interviewin, papa-interview ko riyan kasi kaso nga hindi ko nire-represent si Cuadro Alas. Sino bang may ayaw na magsalita sa buhay ni Cuadro Alas? Di ba? Eh di ang laki sana ng kinikita ko ngayon sa pagbablog. Dahil kung advisor talaga ako, di alam ko ang buhay ni Cuadro Alas. Hindi, pareho nyo po. Hindi ko rin alam kung saan na nakatira si Cuadro Alas, kung kailan siya may laban. Nag-aabang lang rin po ako. No? Kaya, bagamat ang sarap pong pakinggan na naniniwala kayo na ako ay advisor, wala po tayo. Yung iba nagkiklaim. Ako namang hindi nagkiklaim, ayaw nyo rin maniwala. Huh? Okay, ikalawa. Yung sinasabi niya na kaya nagkaloko-loko ang karir dahil... lumipat, umalis siya sa promoter. O, alam niyo na yung promoter na ano, no? Na tinutukoy, na inalisan daw ni Cuadro Alas. Kaya raw nagkaloko-loko ang karir. Tanong ko lang, real talk tayo. Sinasabi niyo si Cuadro Alas, kaya nagkaloko-loko karir dahil umalis sa promoter. Paulit-ulit yan, no? Ilang taon na nila sinasabi yan. Na kaya nagkaloko-loko ang karir ni Cuadro Alas dahil umalis sa kanyang dating promoter. Nakinig sa payo ni Badong Gatong. Okay. Tanong ko lang, yung bang promoter dati ni Cuadro Alas may mga champion? Tama, meron, di ba? Marami silang champion nun eh. Ang dami. Tukuyin na natin. Champion pa ba ngayon si Angkahas? Umalis ba si Angkahas sa promoter niya? Champion pa ba ngayon si Angkahas? Champion pa ba ngayon si Magsayo? Umalis ba siya sa promoter niya? Champion pa ba ngayon si Cuarto? Umalis ba siya sa promoter niya? Eh hindi nga sila umalis eh. Hindi na rin sila champion eh. Siguro matatalino naman kayo. May connection ba? Ibig nyo sabihin, pag hindi umalis si Cuadro Alas, champion pa rin siya ngayon? Eh bakit yung mga champion? Hindi na champion ngayon, hindi rin naman sila umalis. Ah, diba? Ganun-ganun lang yan. Way-way lang yan, diba? Ah, okay. Ah.
Hindi kita sasagutin diyan, Jeff Alvarez. Ha? Mamaya sambahin mo ako. pag inuuhang kita, mamaya sumasamba ka sa akin. Pag-iisipin lang kita, ano kaya yung prediction ni Badong na nagkamali siya? Yan, sige, mag-isip ka lang. Huwag niyong buburahin, binuburahin niyo eh. Huwag niyong burahin, hayaan niyo lang siya. Huwag niyong delete, okay lang yan. Naka, eh, sinasagot nga natin yung mga, ano eh. Ah, di ba? May sumisisi ba sa promoter nila? May sumisisi ba sa mga dating champion sa kasalukuyan nilang promoter? Kayong sumisisi, yung nagsasabi na nagkaloko-loko yung karir ni Cuadro Alas dahil sa promoter, dahil umalis siya sa promoter, bakit hindi nyo sisihin yung promoter nila na bakit hindi na champion yung mga champion? Hindi nyo gagawin yun, di ba? Kasi hindi yun yung istoryang pinipid sa inyo. Diba? Pinipidan kayo ng istorya eh. Eh kayo, ganito kasi itsura ng mga naniniwala sa choryan, sa mga istorya na yan. Ganito itsura nila lahat. Ha? Huh? Ay, nasa kangkungan pala si Cuadro Alas? Ay, sira pala karir ni Cuadro Alas? Ay, tama pala. Kasi mga pogi ito nagsasalita eh. Pogi? Magkapatid na pogi? Yung isa, pogi. Yung pangalan. Pogi yung pangalan. Ay, pogi. Eh, maniniwala kami. Eh, sabi nung matanda. Matanda na kasalamin. Ah, ay, dito na lang kami. Kasi nakanganga kami. Ang napapaniwala nyo lang, yung mga nakanganga. Pag nagsasalita, yung mga tao, no? O, yun nga tanong ko sa inyo. Yun ang tanong ko sa inyo. Champion pa ba yung mga hindi umalis ng promotion? Isang tanong lang. Sabi nyo kasi, wala na kayo si Cuadro Alas. Kasi daw, umalis daw sa promotion. Oh, paano yun hindi umalis sa promotion? Champion pa ba? Sagot! Sagutin nyo! Eh, wala kayong masagot ngayon. Ay, oo nga! Taka muna, maghihintay kami sa mga pogi. Hihintayin namin yung magkapatid na pogi, tsaka yung may pangalan pogi. At tsaka yung iba pa. Hindi ko nakilala yung iba pa eh. Di ba? Eh, sinasabi ko eh. Bansag kayo ng bansag. Kaya wala nang karir, kaya bagsak, kaya nasa kangkungan si Cuadro Alas, umalis sa promoter. Ano nangyari sa mga champion na hindi umalis sa promoter? May champion pa ba tayo ngayon? Real talk tayo. Ay, teka muna, maghihintay pa kami ng 6 na oras na live. Maghintay muna sila na sagot ng 6 na oras na live. Kung meron pa bang champion na natira. Hindi nila kaya mag-isip kasi mag-isa eh. Hindi nila kaya mag-isip mag-isa. Hihintayin pa nila. May mga 7 oras, 8 oras na magla-live. Magkukuha muna sila ng impormasyon. Ayan. Di ha? Ayun, konkretong tanong. Paulit-ulit kayo. Isang taon yun na yata sinasabi. Kaya nasira yung karin yan. Kasi kay Badong Gatong. Umalis yan. Umalis. Pinalalaki nyo yung papel ko sa buhay. Sa totoo lang. Tulog-tulog lang ako rito sa bahay ko eh. Papunta-punta ng Boracay. Di ba? Oh, yun lang mga ginagawa natin. Nag-enjoy-enjoy lang tayo. Tapos ako pa may dahilan. Sagutin nyo po yun. Champion pa ba yung mga hindi umalis sa promotion?